Amarillo by morning, up from San Antonio. Ayun yung bahay namin, no? So ganyang kalapit dito ako gagawa, dahil naririnig ko dito gabi-gabi, nag-aaway pa nga sila dyan, eh. Yan, yan yung driveway namin paakyat, paakyat sa bahay. So dito ako gagawa, mga kaibigan, abangan nyo. Ito ang pabaol niya. Tawag namin dito pabaol. Dito ko itatali yung lubid. Ito ang nakakayanin niya. At isusupport ko ito para malakas siya. Kapi ang mga ito, kapi. Sirain ko na lang. Kaya ginagawa natin yan para doon lagi ang dadaanan, hindi doon sa gilid. Ang mga baboy dito, hindi kasing wild ng mga baboy sa Pilipinas. Dito kahit may mga tao, lumalapit sila. Lumalayo lang pag makita ka. Pero halimbawa, nandito kang gumagawa, nandyan lang sila sa malapit. Yung mga sahig niya dito dati puro putol-putol na kasi nga inaapakan ng mga mabibigat na baboy. Di siyempre magkakaputol-putol. Tingnan nyo, dapat mahahaba yan, mas mahaba pa ganito, panibago. Ito yung gagamitin ko, bagong-bago. Kasi baka yung lumang gagamitin ko baka mapatid. Pero kahit bago ito, medyo diskumpiyado pa rin ako dito kasi sa laki ng mga baboy na nakita ko, baka mapapatid ito.
Hindi naman siya mapino. Katamtaman lang. Kumbaga i-measure natin. Normally 15 feet. 15 to 20 feet yung ginagamit ko eh. So, so more than 15 feet na to. Kasi kailangan itali ko pa doon sa puno eh. Ngayon gagawin natin 20. Yan. 20 feet siya. Itong itak kong ito galing Pilipinas ito. Halos lahat naman galing Pilipinas. Tuwing umuwi ako, bumibili ako. So, ayan. Una. Tali ko muna dito sa malaking puno. Then, tatali ko doon. Ganyan. Nilagay ko na itong ano niya, ito. Nilagay natin ito para itulak niyang pag anong. Sabi ng mga kritiko natin sa Pilipinas, hindi raw pwede sa Pilipinas itong ganito. Yan, hindi raw pwede ang ganyan sa Pilipinas kasi naka-expose nga naman, di ba? Dahil iba ang mga klase ng baboy damo doon. Maiilap talaga. Pati yung mga pinagputulan na ganyan, pati ngayong amoy mo pagkaalis mo dito, amoy pa nila pag mamayang gabi. Ganon katindi yung mga baboy damo sa Pilipinas. Pero sa Pilipinas yon. Hindi dito. Dito ano, maamo lang. Hindi naman as in maamo. Ibig sabihin, parang sanay na rin sila. Kasi ito isla eh. Pag isla, halos lahat ng mga ugong ng mga farm equipments, mga ugong ng mga eroplano, ugong ng mga sasakyan, mga ambulansya, naririnig nila. Kumbaga, nasanay na sila. Kaya hindi sila ganun kailap. Hindi katulad sa Pilipinas na malalalim yung mga bundok, malalayo yung mga bundok. Dito hindi. At saka dito marami sila. Hindi pa isa-isa. Grupo talaga. O yan, no? Habang gumagawa ako dito, naririnig ko na sila doon. Parang nag-aaway-aaway. Ngayon, kung maggawi sila dito mamaya, sana maapakan nila ito. I-check up natin bukas. Yan. Ilagay natin ito. Kasi kung yung paglakad ng baboy pag ganun, maano niya ito. Masasalat niya. Kaya ilagay natin ito. Para lulundagin niya. Lalampasan niya to. Doon didiretso yung paan niya.
Ganyan na siya, mga kaibigan. Check natin bukas. Yun. Nakatali siya doon sa puno ng malaking ano, para in case na matanggal siya diyan, umabali yan, secure pa rin. Okay. Tingnan natin kung may time pa tayong gawin yung isa. Ayun. Trail kasi nila ito eh. Punta roon. Okay. Morning. I-check natin yung ating mga bitag dito. Wala man. Wala siyang nakuha. Balik-balik tayo doon sa kabila. Doon sa taas. Parang na ano yung bitag dito, wala yung pabaol. Bakit nandun yung lobid? May nahuli. Tira, mahirap na. Delikado. Ayun. Dito po si Sleepy. Aabot kaya siya dito kung
makita eh. Hindi pa masukal. Hindi ko tuloy makita kung babae o lalaki. Dali. Balikan na lang natin. Punta tayo sa isa pa. Tatlo lang yung inayos ko kahapon. Nabitag. Bago magdilim. Oh, bakit nandito ito? Kainan ito ng ano eh. Kainan ng manok. Oh, ang bilis lumaki yung damo. Kailan lang ito nawidwak. Uy! Meron. Biik. Ang baboy damo mga kaibigan, kapag bata pa, ganyan, brownish siya. Hindi siya maitim masyado. Umiitim sila pag lumaki na. Ayan o. Baka mapilay ito. Baka walang ko na kaya.